Hello guys, welcome back to my channel. Pag-usapan natin ngayon kung bakit nakarating yung nanay ko sa Cebu. So, unang-una, meron ako ditong pansit. Habang nagkukwento ako, kakain tayo ng pansit kasi birthday ng anak ko. Ito lang mga aming handa ngayon. Very simple. Simpleng-simple lang at meron tayo ditong adobo. So, ang unang nangyari nun, yung nanay ko ay pumunta ng Cebu kasi wala siyang birth certificate. So, kailangan niya magpalit registration dahil hindi nga siya makakontakt sa Cebu registration ng civil registration. So, nang makarating na siya ng Cebu, pagdating ng Cebu, dumiretso siya sa civil registration. Ang sabi sa kanya ay kumuha ng baptismal. Pagkakuha niya ng baptismal, nakuha niya niya. At nung nakuha na niya, nagpapasa na niya, tinanong siya, kasi walang mga middle initials yung mga pangalan ng mga magulang niya sa birth certificate. At nasabi niya na hindi niya alam kasi wala siyang kapatid, wala na rin, patay na rin lahat. At saka yung mga magulang niya ay adopted lamang siya. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil adopted siya, hindi ngayon siya binigyan ng birth certificate, hindi siya na late register nila. Kasi ang kailangan daw ay mayroong katibayan na adopted siya ng mga taong yun. Kaya lang, yung mga taong yun, patay na. So, paano niya masosolve ngayon yung problema niya? Pinapunta siya ngayon sa DSWD. At pagdating sa DSWD, sabi ng DSWD, okay na to, kasi patay na, wala na kami may interview na nag-adopt sa'yo, okay na to. Pwede mo nang ipasa to sa kanila. Kung ano yung sasabihin nila sa iyo, mag-comply ka na lang sa mga requirements nila. Pagdating doon, nag-meeting yung mga staff kung i-record siya, still, hindi siya na-record kasi ang sabi nila, kailangan talagang sumunod talaga sa batas na kailangan ng adopted paper na in-adopt talaga siya. Yung katibayan, certificate na katibayan talaga na adopted child siya nung mag-asawa yun. So, paano natin gagawin yun? So, ang sabi sa amin, pumunta sa attorney at doon kumuha ng advice at kumuha ng mga papers. Sila na yung wala mag-transfer noon. So, umuwi yung nanay ko ngayon dito sa Manila nang walang birth certificate. Pero may nakuha siyang baptismal certificate at school records niya nung nag-aral siya sa Cebu. Kaya yung mga adopted child talaga na kagaya ng nanay ko na hindi na iparehistro sa civil registrar, ay talagang may hirapan na kumuha ng birth certificate. Kaya baby pa lang, kung ampun niyo yung mga baby niyo, ipa-register niyo na para hindi na siya nahihirapan na maglakad-lakad ng kanyang mga requirements. Yung nanay ko ngayon, talagang maluha-luha siya kasi matanda na siya. Siya ay 63 years old at panay pa rin siyang lakad ng kanyang mga requirements. Marami sa kanyang hiningi, yung mga kagaya ng mga PSA namin, lahat ng anak niya, tapos yung voter certificate niya, tapos yung marriage contract nila ng tatay ko, tapos yung marriage contract nung nag-ampun sa kanya, kahit hindi naman kasal yung ano, kailangan pa rin yung mga records noon na talagang papatunayan na nag-exist yung mga taong yun. Kasi syempre hindi naman kailangan tsamba-tsamba yung mga katauhan niya. Hindi pwedeng gawin yung tsamba-tsamba. So kaya nahihirapan yung mama ko. At sa totoo lang, meron na nanay ang mama ko. Yung mama niya ay hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakikita. At hoping na makita ko dahil yung mama niya ay nasa 43 years na niyang hindi nakikita. Pero nga, nag-contact siya sa amin kasi namatay daw yung isang anak niya. Kinontak niya kami through Facebook at sabi, nahanap niya yung nanay ko. Tinanong ako kung ang mama ko ganun ang pangalan. Hinanap niya yung mama ko. Ngayon, hanggang ngayon, kahit nahanap na niya through Facebook, hindi pa sila magkita dahil nasa Dumaguete at sobrang mahal ng pamasahe. Kumbaga yung papunta pa nga lang ng Cebu, 50-50 na eh. Kasi pagdating nila ng anak ko, pahirapan sila na dumating sila doon ng 11 ng gabi at nagpalipas na sila ng umaga doon sa airport sa 7-11. Pumunta sila ng 7-11. Pumunta sila ng
pumunta sila ng park, doon sila na inabot ng umaga. So hindi sila masyadong nakatulog. Ngayon, naghanap sila ng dumiretso na pala sila doon sa ano sa munisipyo, sa tinuro sila doon sa civil registrar at doon hindi kulang sila sa tulog, wala silang matuluyan. Talagang as in hindi, wala na siyang akilala doon talaga na lahat-lahat ng mga ano pala niya namatay na. After na nalakad na niya yon, pumunta siya doon sa lugar kung saan siya lumaki. Doon niya nalaman na isa na lang yung kaibigan niyang buhay. At nahirapan sila sa bahay dahil yung bahay ay 800 pesos ang bayad sa ano lang 12 hours na stay. So kung mag-i-stay ka doon ng 24 hours, magbibayad ka ng 1,600 doon sa pinutuluyan nila. At another, kung mag-extend ka, another ano. Pero, siguro, kasi dahil na sobrang pagod na nila, hindi na sila makahanap ng ibang lugar na mapupuntahan. Kaya yun na yung choice nila. Yun na talaga ang pinaka-best choice para makapag-time sila. At buwi sila dito ng, yun, dala-dala nila yung mga requirements na kailangan ipasa. Yun lang naman ang hiningi sa kanila, yung attorney, yung mga legal assistance ng attorney at saka certifications ng voters ID, mga IDs, at saka mga marriage contract, baptismal certificate, at school record niya doon sa Cebu. Yun ang ipapasa niya sa Cebu. Kaya yung nahihirapan ng mama ko ngayon at kailangan na niya maipasa yun asap dahil yung mga requirements niya na iba sa krami ay may expiration date din. Kagaya ng Senomar, may expiration yan hanggang 6 months lang yan. Ang CMAR pala, Certificate of Marriage, may expiration po yan. So, sana na nag-pray kami na matapos na itong problema namin na ito at maging okay na para smooth na. So, pasensya na guys kung ganito yung itsura ko ngayon. Hindi ako sobrang haggard ko, nag-aalaga ako, pero may sakit ako sa totoo lang. Natake na naman ako ng high blood ko. Ewan ko ba, ba't ako nag-high blood? At sumabay pa yung UTI ko. As in, umihi ako ng dugo. Yun. Pero ngayon, I'm feeling better na kasi nagtatake ako ng medicines at nagtatake rin ako more on herbal. Kaya ganito kapula ang aking bibig ngayon. At babalik tayo na kailangan natin iayos ang sarili natin at kailangan natin bumalik. Sa ngayon, nahihilo pa rin ako. So, yun. Kain na lang tayo. Kain natin to. Siguro naman yung bread okay naman sa katawan ng katawan natin. Kaya hindi na kami masyado nakapaghanda sa birthday ng anak ko ngayon kasi talaga inuuna ko yung health ko. Kaya paano nagbibigay, nag-aabot ako sa magulang ko, sa nanay ko, mama ko. Kasi wala pa siya na-reversed na kahit na anong pension na galing sa tatay ko. Yung insurance ng papa ko hindi rin maibigay. At hindi ko alam kung bakit. So sana maayos na lahat. And I'm praying to God na maayos. At sana lahat tayo ay nasa magandang kalagayan. And God bless us all. Maraming pong salamat. At sana po ay mag-stay kayo na manood ng aming vlog, ang aming simpleng channel, ang aming mumuling channel, at suportahan niyo po kami. Maraming pong salamat sa lahat ng nagsusubscribe sa aking YouTube channel at asensya na kayo sa sobrang simpleng-simple lang itong pamumuhay namin. Ito lang po kasi ang meron kami. But, I'm looking forward naman na pagdating ng araw na still nagtumitingin pa rin ako sa mga darating na panahon na magiging lucky tayo. Yung lahat ng pinaghihirapan nating videos ay magkakaroon din niya ng reward in the end. At doon tayo mag-uumpisang tumulong din sa mga kapwa natin nangangailangan. So yun lang po and sana po ay gabayan tayong lahat ng Panginoon. Thank you and like and subscribe. Bye-bye!